guys! Welcome back again sa aking channel. This is Popsicles. And welcome again sa aking another episode of Cookout! And so today guys, ay magluluto tayo ng ginisang sitaw na may kalabasa at pork. And then magluluto rin tayo ng portang talong. So guys, dalawang menu ang ating lulutuin today. So before anything else, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, just subscribe. And don't forget to hit all the bell button para lagi tayong updated sa aking mga bagong video. So ano pang hinihintay natin guys, huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang pagluluto. So let's go! So guys, bago natin simulan ng pagluluto ay papakita ko sa inyo ang ating sahog sa ating lulutuin. So syempre sa ating ninisang sito na may kalabasa, ang ating sahog ay meron tayong bawang, sibuyas, pork cubes, paminta, ginisang mix, at meron tayong pork syempre, at meron tayong tokwa, at meron tayong kalabasa at sitaw. So sa ating tortang talong ay meron tayong itlog at talong. So ayan ang ating mga sahog guys. So simulan natin magluto. Sa pag-uumpisa ng ating pagluluto ay uunahin muna natin ang ating tortang talong. So syempre iihawin muna natin ang mga talong. So ilagay lang natin ang talong. Ayan. So hayaan lang natin maihaw ang talong. Ayan. So dalawa lang muna kasi hindi naman siya kasya lahat. So balikan natin guys ang ating talong kapag naihaw na siya. A few moments later. Kasi ito na ang itsura ng ating inihaw na talong. So iihawin pa natin yung dalawa pa at balikan na lang natin kapag naihaw na sila. A few moments later. So guys, ito na yung itsura ng ating inihaw na tortang talong. So masarap siya kapag inihaw sa apoy at mas mabango siya pag iniyaw sa apoy kaysa sa nilaga. So babalatan naman natin siya. So ayan guys, nabalatan na natin ang ating talong. So pipisakin din natin siya. Ayan. Tapos titimplahan natin siya ng magic syrup. So buhos lang natin ang ating magic syrup. Ayan. So hayaan lang natin tumasa ang ating magic syrup sa talong. Then, pisakin lang natin siya. Then, ilalagay na natin siya sa itlog. No? So, simulan na natin lutuin ang ating torta. Guys, ito ang ating itlog at ilalagay lang natin ang ating talong. And then, ipisakin lang natin ang ating talong. Yan. And then, ipupusid natin siya sa ating pagpipirito. Guys, mapapainit na tayo ng ating kawali at sisimula na natin pirituhin ang ating tortang talong. Lalagyan na natin ang ating tortang talong. So, ganyan lang. So, madali lang na mamaluto ang ating tortang talong. Balikan natin siya guys kapag siya ay totally na pirito. Guys, babalik na rin na natin ang ating tortang talong. So hindi naman natin siya masyadong susunog. So yung saktong pagkapirito lang. So hanggang dyan na lang muna ang ipapakita ko guys. So pag napirito na natin lahat ng tortang talong, saka ko na ipapakita sa inyo. A few moments later. So guys, ayan, naluto na natin ang ating tortang talong. So ayan, simpleng recipe lang siya. So talong at itlog lang siya talaga at ginisa mix. So iseset aside muna natin siya at magpo-proceed tayo sa ating ginisang sitaw na may kalabasa at pork. So balik tayo later guys. Matapos nating lutuin ang ating tortang talong, magpo-proceed tayo sa ating ginisang sitaw with kalabasa and pork. So maglagay tayo ng mantika ulit sa ating mainit na kawali. So, hintayin lang natin siya kumihit. And then, ipirituhin natin ang ating tokwa guys. So, dahil nakikita natin sa mga una nating mga niluto niya. So, yan. Ipirituhin muna natin ang ating tokwa. Okay.
So, ilagay lang natin lahat ang ating tofu sa abot ng kanyang pagkakasya. So, ihintayin lang natin guys na maging brown ang ating tofu. So, ayan guys. Balikan natin siya kapag naging brown na siya. A few moments later. Ayan guys. As you see, ay kulay brown na ang ating tofu. So, hahanguin na natin siya. So, hanguin na natin ang ating tofu. And then, isasalang natin ulit ang ating second batch ng tofu. So, masyado kasing madami ang ating tofu. Kaya inamit ko ng dalawang session ng pagpapit-pipirin. So, balikan natin ulit siya guys kapag naluto na ang ating tofu. A few moments later. So, ayan guys, ito na ang ating second batch of tofu. So, masisimula na tayo mag-isa ng ating sitaw kalabasa. So, unahin natin gisahin ang ating bawang. And then, ilagay na rin natin ang ating sibuyas. So, isahin lang muna natin maigi ang ating bawang at sibuyas. And then, isama na natin dyan ang ating pork. Isahin lang muna natin maigi ang ating pork. So, hintayin natin siyang mag-brown at tumango. So, balikan natin guys kapag nag-isa na natin maigi ang ating pork. A few moments late. So guys, after a few minutes, ayan, nag-isa na natin maigi ang ating pork. So, ilalagay naman natin ang ating sipa. So, uunahin natin ilagay ang ating sipaw dahil ito ay matigas. So, kailangan makalambot muna natin ang ating sipaw. So, gigisahin natin siyang maigi guys para maluto ang ating sipaw. So, ilagay lang natin ang ating sipaw. Pagkalagay natin ang ating sitaw ay haluhaluin lang natin para mag-isa siya. So, gisahin lang natin siyang maigi. So, balikan natin siya ulit guys kapag nag-isa ng maigi ang ating sitaw. A few moments later. So, ayan guys, nag-isa na natin maigi ang ating sitaw. So, ilalagay naman natin ang ating kalabasa. Ilagay lang natin ang ating kalabasa. And then pagkalagay natin ang ating kalabasa ay hahaluin lang din natin siya. So hayaan lang din natin siyang mag-isang maigi gaya ng sa sitaw. So gagawin natin guys ay titimplahan na rin natin siya. So ilalagay na rin natin ang ating ginisang mix. Lalagyan na natin ang ginisang mix para magkaroon na siya ng lasa. Then lagyan na rin natin ang ating paminta. And then haluin natin siya. So, ang sarap diba guys? Ninyo ba napansin guys? Puro gulay ang aking niluluto. Kasi nga, ano tayo? Healthy living. Kaya more on gulay talaga tayo.
So ayan. So lalagyan na rin natin siya guys ng tubig. Tubig ay para talagang tuluyang lumambot ang ating gulay. So lagyan lang natin siya ng tubig. So ayan. So nalagyan na natin ng tubig ang ating niluluto. And then hintayin lang natin siyang kumulo. So balikan natin siya guys kapag kumulo na siya. A few moments later. Ayan guys, kumukulo na ang ating niluluto at lalagyan na natin siya ng pork fingers. So syempre yan ang magpapasarap sa sabaw ng ating niluluto. So tunawin lang natin ang ating pork cubes. So ayan lang natin mag-melt. Ayan. Para talagang kumalat yung kanyang lasa. As you see, natutunan na siya guys. Ayan. At haluin lang natin bahag yun. And then, hayaan lang natin siya ulit kumulo. Hanggang sa lumambot na ang ating sitaw at kalabasa. So, balikan natin siya guys kapag tuloy na siyang maluto. A few moments later. Ayan guys, luto na ang ating gulay at ilalagay na natin ang ating pampinaling sahog. So ilalagay natin ang ating napiritong kokwang. So ayan guys, tapos na ang ating ginisang sitaw kalabasa na may pork. Ayan. So ayan, diba ang gutom guys, ang sarap. So ipiplating natin siya at titikman natin siya. So guys, ito na ang ating finished product. So ayan ang ating ginisang sitaw kalabasa na may pork. At ito ang ating tortang palong. Yan. So, di ba ang sarap guys? So, syempre, titikman natin yan. Guys, natapos na naman natin lutuin ang ating dalawang menu sa araw na ito. So, syempre, hindi mawawala ang ating tikiman time. So, tikman muna natin ang ating nilutong tortang palong. So, ito guys, ang ating tortang palong. Yan, kumuha ko ng isa. So, ito lang ako magiging dinner later. So, pero syempre, titikman natin siya. Kumuha tayo ng kapraso at tikman natin. Ang sarap ng tortang talong guys. Napakalinam-nam. So, isi-step lang yun guys. Itlog at inisamis lang. So, panahal siya talaga. So, titikman naman natin guys ang ating ginisang sito na may kalabasa, na may pork. So, ito guys. So, tikman natin ang ating sitaw. Ang sarap, crunchy ng sitaw. Tikman naman natin ang ating kalabasa. Sakto lang din yung pagkakaluto ng kalabasa. Hindi siya lamog. Tikman natin ang ating pork. Sakto lang din guys. Tapos tikman natin yung sabaw. Ang sarap guys. Perfect na perfect. So, ang sarap na combination nitong gulay na to. Tapos ginisang sitaw kalabasa na may pork tapos tortang talong, diba? So guys, I hope nagustuhan nyo ang aking dalawang menu sa araw na ito at naway nasundan nyo ang aking mga way ng pagluluto. So naway nadagdag dito sa inyong mga araw-araw na luto. So I hope na hindi na kayo nahihirapan sa pag-iisip pa ng mga ibang menu. At naway yung nagustuhan nyo itong mga simpleng recipe ko lang. So, guys, dito ko na lang i-end ang aking vlog. Naway, nagustuhan nyo talaga ang aking video today. And thank you so much for watching and support me. And don't forget to like, comment, and share this video. Thank you so much again, guys. God bless to everyone. Popsicles is signing off. Bye!